all guys, hello Earth Signs, hello Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome. Alamin natin ko ng messages, vibration, gabay, energy, para sa inyong lahat, Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. I hope na makuha nyo yung energy, and I hope na makaresonate kayo. Okay, so first quarter moon in Pisces, honor your feelings. Wow. Ang dalawang barahang to, parang hindi sila resonated sa bawat isa. Kasi kung makikita mo dito, magkasalungat siya eh. Diba? Magkasalungat naman talaga yung Capricorn tsaka Pisces. Hindi yan pwedeng magkaroon ng understanding. Kasi yan yung parang mahirap magkasundo. Okay? So, dito sa inyo, Air Signs, sinasabi ng barahan na dalawang air signs ang or dalawang klase ng air signs ang pwedeng maka-experience it. Pwedeng dito, pwedeng isa dito. Okay? So, kung dito ka, sinasabi na kung ano yung nararamdaman mo, malungkot ka, masaya ka, kontento ka, hindi ka kontento, naboboring ka, ano ba, nagagalit ka, honor your feelings. Diba? Namnamin mo eh, 'di ba? 'Yun yung pakaramdam mo eh, 'di ba? Bakit mo pipilitin yung sarili mo kung malungkot ka na tumawa, 'di ba? Baka pagsabihan ka pa na nasisiraan ka na ng ulo, 'di ba? Bakit mo pipilitin yung sarili mong tanggapin yung isang bagay na ayaw mong tanggapin, 'di ba? So dito ka. Honor your feelings, your emotion. Kung ano yung nararamdaman mo, ramdamin mo siya, namnamin mo siya. Dito naman, sinasabi na kabaliktaran, leave the past behind. Dito parang isa siyang utos galing sa tarot na, okay, iwanan mo na yung nakaraan, magpatawad ka. Eh dito, hindi. Ayaw mo pang magpatawad, di ba? Ayaw mo pang magpatawad, nasaktan ka. So, i-honor mo yung feelings mo, bakit ka magpapatawad kung ayaw mo. Dito sinasabi, magpatawad ka. So, parang nakikita natin dito sa dalawang barahan, nahihirapan ka. O pwedeng mahirapan ka sa weekend na to, Saturday, Sunday, kung ano yung decision mo, okay? Kung magle-let go ka ba, mag-move on ka, or mag-stay ka lang dyan sa emotion mo. Or, alin dyan yung pwede mong gawin. Okay? Comment down below if you're resonated. Wow. Okay, meron tayo ditong 3 cards. Meron ditong air signs na posibleng meron silang manliligaw or pwedeng nag-iisip sila ng engagement party or kano pa man. May nag-iisip ditong magpakasal pero ang problema, may problema sila sa pera. Meron ditong magkarelasyon na gustong magpakasal. Gustong bumili ng bahay na titerhan, like yung bahay na installment, hulugan. May iba na gustong umutang ng pera, malaking halagang pera para makapagpatayo ng bahay. Sabi ng barahan sa'yo dito, kailangan mo muna ng pera. Okay? So, kung ano man tong decision making mo, related din dito, kailangan mong pag-isipang mabuti. Like for example, itong magkarelasyon na to, galing sila sa pamilyang mahirap, 'di ba? So, pag lumaki ka sa hirap, alam mo kung ano yung pagdadaanan mo, 'di ba? Kung nakita mo yung parents mo na naghihirap dati sa pagtataguyod sa pamilya nyo, syempre matatakot ka. Ito yung pakiramdam ng taong ito. Pwedeng takot siya na mag-asawa, takot siyang magpakasal, lumagay sa tahimik, magkaroon ng pamilya. Takot siya sa commitment kasi nakita niya yung buhay ng pamilya niya from young siya or yung until na tumanda siya na naghirap sa buhay. So, same din itong mga barahang to na punong-puno ng confusion. Confused ka eh. Hindi ka mapakali. Balisa. May iba din sa inyo dito na siguro ano, may pinapatayong bahay. Tapos hindi pa siya yari yung bahay. Tapos wala nang pera. So
So, nahihirapan kayo kung ano na yung decision making na gagawin nyo. Okay. Oh, so, kung makikita mo dito, sinasabi ng barahas sa'yo na may ino-offer sa'yo ang universe na pagbabago. Wheel of Fortune, kita mo? Itong Wheel of Fortune is an offer siya ng changes, transition, transformation sa buhay. And, kaso lang, nandun ka nga sa confusion eh. Hindi mo alam kung, inuulit niya lang, hindi mo alam kung etong Wheel of Fortune na to, tatanggapin mo siya or ihang mo siya, i-delay mo muna. Diba? Ipo-post mo muna. Hindi mo alam kung may excite ka ba. Like, for example, may nag-offer sa'yo ng kasal. Hindi mo alam kung excited ka or natatakot ka. Okay? And dito sa The Magician, sinasabi na huwag kang matakot. Everything happens for a reason. And yung mga kailangan mo, nasa iyo na yan eh. And etong Magician na to, sinasabi na kung ano yung meron ka sa ngayon, iba yan sa mga nangyari sa nakaraan. So, ibig sabihin, huwag mong ihalin tulad yung situation mo ngayon sa situation ng ancestors mo, or ng parents mo, or ng siblings mo. Kasi iba-iba ng tadhana eh. Diba? And, eto, na Wheel of Fortune, hindi ito usual na lumalabas sa tarot na upright. Diba? Reverse yan palagi. And dito sa barahang to, sinasabi na yung pagbabago, yung transition, transformation, or pagbabago sa buhay mo, hawak mo yan eh, nakadepende yan sa'yo. Etong magician na to, hawak mo yan eh. Ikaw yung magdadala ng magic. Diba? Zero the Fool, and then Page of Wands. So, kung halimbawa natatakot ka, etong dalawang barahang to, it's a push siya from the universe. Na sinasabi sa'yo, huwag kang matakot. Leap of faith, huwag kang matakot kahit hindi ka sigurado. Yung future mo, nagsasabi na sobrang magiging prosperous, magiging sobrang abundant yung future mo. Kasi itong Page of Wands is, parang napipredict mo na magiging successful yung future mo. And tama naman. Kung ano daw itong decision making mo sa ngayon, pag-isipan mong mabuti. Pero ina-advise ang ka ng dalawang barahang to na hindi naman masama yung leap of faith. Hindi naman masama na sumubok. Diba? Oh. Mag-ipon ng pera. Kailangan mong mag-ipon ng pera. So, yun yung focus mo. If yung problema mo is pera sa ngayon, ang solution mo daw na kailangan na gawin ngayon, ito yung solution eh, Hermit, is mag-ipon ka ng pera. Diba? Kung maaari, halimbawa, nag-offer sa'yo ng kasal or gusto mong bumili ng bahay, hindi pa naman huli ang lahat siguro para mag-ipon ka ng pera. So, dito, sinasabi, maging kuripot ka muna, mag-ipon ka ng pera, and mag-focus ka na hanapin yung solusyon dito sa mga confusion mo. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng baraha. Maraming salamat sa panonood, and see you again. Bye!